Ayan, so unang-una itong ating adobong mani. Ayan, ito ang ating raw mani na lulutuin. Ayan, so 3 kilos yan, about 3 kilos. Of course, meron tayong bawang. So ang ating lulutuin kasi is adobong mani na hindi spicy. Ayan, so of course, meron din tayong mantika. Ayan, ang ating mantika na ginagamit, UFC Happy Fiesta, ayan, or any other cooking oil na alam natin na medyo, ano, hindi, kumbaga safe, in short, safe. Ayan, kasi meron kasi mga ginagamit ng mga ibang, ano, is yung naka-bottled na Vitacal, parang spring oil yon. So, ito na siya, nilagay natin dyan. So, unang-una, painitin natin ang ating mantika. Ayan. Of course, kailangan natin painitin ng mantika bago natin ilagay ang ating mga sangkap. Ayan. So, init-init. Init muna. Painitin muna natin. Ayan. So, ang ating nilagay isang litro ng ano, piyesta. Ayan, isang litro. Depende sa dami din ng ating lulutuin. Since yan lang kasya sa kawali natin, so yan muna ang ating ilalagay. Okay? Ayan, so medyo parang kumukulo ng ating mantika, no? Mainit-init na. Ayan. So, guys, meron tayong ano ha, adobong mani na hubad din. Yun, alam natin yung hubad. Yung, syempre, walang danet, hubad, walang balat. So, ayan, so, mamaya, luto ulit tayo ng adobong mani na hubad. Unahin muna natin ang ating adobong mani na may balat kasi meron tayong order. Ayan. Kanina meron tayong ano niluto na adobong mani spicy. Ayan, hindi ko lang na video kanina. Ayan, kasi medyo nagmadali ako na mag-prepare kasi meron tayong order. Ayan. So, ito ang ating adobong mani, may balat, and spicy. Ayan. Ayan. So, mukhang mainit na ating ano mantika. Try natin ilublob ang ating kamay. Ay, joke lang. Ayan. So, mainit na siya. Lagay na natin ang ating mani. Ayan. So, paglagay sa gilid, guys, ha, para hindi kayo matalsikan. Ayan. Ayan. So, about 3 kilos yan, guys, ha. And of course, lagay natin ang ating bawang. Guys, ha, bawang. Ayan. So, yung mga iba kasi, madaming bawang na nilalagay kasi, gusto ng mga ibang customer, no, maraming bawang. Gusto nila kainin ng bawang. Pero of course, ang binibenta ko, binibenta natin, adobong mani, hindi bawang. Kaya, mani ay mas marami. Ayan. So, haluin na natin. Ano, haluin natin, haluin na. Wait lang, hindi kumawakin. Gumagalaw ang ating kawali. Ayan. So, continuous lang halo-halo, guys, no? Halo-haloin natin. Halo natin maigi. Hindi ko kasi mahawakan yung ano, kaya hindi ko properly ihalo. Pero, of course, ibababa ko saglit itong phone, ihahalo natin. And, yun, guys, kapag continuous yung halo natin and then maririnig nyo pag putok-putok na siya big sabihin nagluluto-luto na yung mani natin. So kapag medyo makita nyo na nagputok-putok na siya at medyo tumigil na yung pagputok, hanguin na natin agad kasi masusunog siya. Pag masusunog siya, of course ang kalalabasan niyan mapait. And kapag hinango kasi natin yan habang lumalabig yung mani, lumuluto, naluluto pa siya sa init niya. Ayan. So, wag nating i-overcook kasi ang kakalalabasan niyan mapait. So, actually, ang cooking time nito is not maximum 10 minutes. Okay, pwede mga 5 minutes, 8 minutes. Depende sa init ng apoy ninyo na gagamitin. Okay? Ayan, saglit lang, guys.
Ayan, so malapit na maluto ang ating mani, no? Hanggang kumukulo lang ang dito. Ayan, napuputok-putok mo siya. Awan ko kung naririnig niyo, pero naririnig ko, no? So ayan guys, no? Tuloy-tuloy pa lang ang halo natin. Putok-putok na siya. So, mga 1 minute na lang, 2 minutes. Ayan. Ayan, so luto na guys, no? Luto na. Tumigil lang yung pagputok-putok, hahanguin na natin. Of course, pag hinahango natin, kailangan madrain yung ating mantika. Ayan. Kailangan madrain siya, no? And of course, ilalagay natin dito sa... Ayan, so meron tayong lalagay ng strainer na ito. Meron tayong brown paper para ma-absorb ang kanyang mantika. Ayan. Ayan. So habang ano yan, lumalamig yan, nagluluto pa siya. So hindi natin in-overcook yung ating ano kasi masusunog. Magiging mapait yung ating mani. Ayan. Iba ng ano yon, iba ng quality. Ayan. So tamang tansya lang, depende lang sa init or sa lakas ng apoy ng inyong kalan. Ayan. So habang lumalamig yan, nagluluto ko yan. Ano? Wala natin yung ipadrain. Nagligpit ka sa taas. Ayan. So after na natin malagyan ng may lagay dyan, ilalagay na natin sa lagyan natin ng asin. Okay. Ayan. Of course, ang ating asin din, tansya-tansya din. Kung marunong tayong magtansya, of course, hindi ganun sa ano, alat. And then, of course, ating veg. Ayan. Ayan. So, ito na guys, ang ating adobong mani na hindi spicy. Ayan. So, halo-haloin na natin. And then, of course, antayin natin lumamig bago natin ipak. Okay? Ayan, kasi mainit pa yan. Ay, tapon. Actually, maliit yung lalagyan natin. Baka nakakabili ng magandang lalagyan. Malaki-laki. So at least na i-mix natin ng maayos. Ayan. So habang lumalamig yan, nag-drain ang kanyang mantika and naglulutong-lutong pa siya. Okay. Okay. Let's ano muna, leave muna hanggang lumamig. Inaabot to ng oras. Kung hindi siya nakagani na kaano. Ayan, ito naman yung ating spice.
So, ayan guys. Ito ang ating adobong mani, may balat. Ayan. Ayan, teng. Mamaya magpapak tayo. You have to get a container. Ayan, fresh na fresh, bagong luto.